Ipinanganak si Elena sa isang mayamang pamilya at nang dahil doon ay maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Pero kahit na maganda ang kanilang buhay, ay palagi namang nag-aaway ang kanyang nanay at tatay. Ano ka ba naman, Maria? Ano naman ba ang problema mo? Yan ang hirap sa'yo eh. Naniniwala ka kagad sa mga sinasabi ng ibang mga tao? Galit na sabi ni Robert. Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi ng iba? May sarili kang pamilya pero nang bababae ka pa. Bakit hindi na lang kasi tayo maghiwalay? Galit na sagot ng babae. Hindi talaga malaman ni Elena ang kanyang gagawin sa tuwing naririnig niya na nag-aaway ang kanyang mga magulang. Ngunit magugulat na lamang siya dahil bukas na bukas din ay maayos na agad ang lahat. Para bang hindi man lang nakagawa ng masama ang kanyang tatay. Hindi mo kasi makikita kay Aling Maria na nagalit ito sa kanyang ama. Mabuti na lang at hindi nila itinuloy ang hiwalayan na kanilang sinasabi. Ayaw ko rin namang magkaroon ng gulo sa aking pamilya. Mahirap ang buhay nang may hindi pagkakaintindihan ang iyong nanay at tatay, sabi ni Elena sa kanyang sarili. Pero hindi rin naman maganda ang turing sa kanya ng kanyang tatay. Para bang wala itong pakialam kay Elena. Noong bata pa nga lamang siya ay palagi siya nitong pinapalo at hindi man lang niya naramdaman ang pagiging ama sa kanya ni Robert. Kahit anong mangyari ay siya pa rin ang tatay ko. Ano na lang ang sasabihin ng ibang mga tao kung sakaling maghiwalay ang aking mga magulang? Ayaw ko talagang mangyari ang bagay na yun, sabi ni Elena sa kanyang sarili. Nasa kanilang pamilya na ang lahat ng bagay. Mayroon silang malaking bahay at marami silang mga sasakyan. Pero kahit mayaman sila ay hindi man lang siya maibili ng kahit na anong bagay ng kanyang ama. Hindi nga nito alam kung ano ba ang paborito niyang pagkain at kahit na isang beses ay hindi nila ito nakakasama sa kanilang pamamasyal. Para bang sarili lamang ang iniisip ni Robert at para ba silang mga alipin kung ituring ng kanyang tatay? Mas pinapahalagahan pa nito ang kanyang mga kaibigan kaysa sa kanilang mag-ina. Isang araw ay nakita ni Elena ang kanyang ama na kauuwi lamang galing sa trabaho. Elena, kumusta naman ang pag-aaral? Pang-ilan ka ba sa inyong klase? Tanong ni Robert. Pangalawa po ako sa amin. Hindi ko po talaga kayang higitan ang isa kong klase dahil talaga pong matalino siya. Magalang na sagot ni Elena. Ngunit bigla namang sumingit si Aling Maria sa usapan ng dalawa. Maganda yan anak. Hindi na biro ang maging pangalawa ka sa inyong klase. Mabuti naman anak at nag-aaral ka ng mabuti. Nakangiting sabi ni Aling Maria. Pero si Robert naman ay hindi maipinta ang mga muka. Dismayado ito sa kanyang anak dahil pangalawa lamang ito sa kanilang klase. Anong maayos? Hindi maayos ang maging pangalawa. Hindi mo ba alam, Elena, na ako palagi ang nangunguna sa aming klase noong ako ay nag-aaral pa? Gusto mo bang mapahiya ako sa maraming mga tao? Galit na sabi ni Robert. Talagang malungkot na malungkot si Elena dahil palagi na lamang nagagalit ang kanyang ama sa tuwing malalaman nito na pangalawa lamang siya. Nang dahil doon ay ipinagtanggol siya ni Aling Maria. Ano ka ba naman, Robert? Hindi ka pa ba nakokontento sa ipinapakita ni Elena? Matalino ang ating anak at nag-aaral naman siya ng mabuti para matupad niya ang mga sinasabi mo sa kanya, pagtatanggol ng kanyang nanay. Yan kasi ang hirap sa inyong dalawa. Nakukontento kayo sa pagiging pangalawa. Kinukonsinti mo kasi ang anak mo, kaya hindi malampasan ang kanyang kaklase. Pasigaw na sagot ni Robert. Nang dahil doon ay nag-away ang mag-asawa at napapunta sa ibang usapan ang pagtatalo ng dalawa. Rinig na rinig ni Elena ang masakit na salita na sinasabi ni Maria sa kanyang tatay. Alam mo, Robert, hindi ko talaga maintindihan ang iyong pag-uugali. Lahat na lang ng bagay ay gusto mong ikaw ang nangunguna. Alam mo, sobrang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Galit na sabi ni Maria. Nasasabi mo lang yan kasi mahina ang ulo mo. Huwag mo akong itulad sa iyo, Maria, na walang alam sa mga bagay-bagay. Ang malas din ng anak mo dahil sa iyo siya nagmana. Seryosong sagot ni Robert. Narinig pa ni Elena ang isang masakit na salita mula sa kanyang tatay dahil palamunin lang daw silang dalawa ng kanyang nanay.
Nang dahil sa sama ng loob ay pumasok na lamang si Elena sa loob ng kanyang kwarto upang hindi na nito marinig pa ang pagtatalo ng mag-asawa. Nakita naman ito ni Robert at Maria pero hindi pa rin sila tumigil sa kanilang pag-aaway. Maria, mukhang lumalakas na ang loob mo, nasigaw-sigawan ako. Gusto mo bang mayroong mangyaring masama kay Elena? Pananakot ni Robert. Pakiusap Robert, huwag na huwag mong sasaktan ng ating anak. Wala naman siyang kasalanan sa atin. May hinahong sagot ni Maria. Ito ang dahilan kung bakit agad nagiging maayos ang lahat ng bagay. Palaging tinatakot ni Robert ang kanyang asawa upang hindi na humaba pa ang kanilang pinagtatalunan. Kinabukasan sa pagising ni Elena ay napansin niya naman na maayos na ang kanyang mga magulang. Ito talaga ang palagi niyang ipinagtataka kung paano nila nagagawa na bumalik sa normal matapos ang matinding kaguluhan. Maya-maya lamang ay maagang umalis si Robert dahil papasok na ito sa kanyang trabaho. Nay, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo, na kayo kong sabi ni Elena. Ano ba yun anak? May problema ka ba? Tanong ni Aling Maria. Wala naman po nay, pero nagtataka lang po ako dahil ang bilis niyo pong magbati ni tatay. Paliwanag ni Elena. Napili na lamang isikreto ng kanyang ina ang tungkol sa pananakot ni Robert. Huwag mo nang isipin yun anak. Ang mahalaga ay maayos kami ng tatay mo. Sige na anak, ihanda mo na ang mga gamit mo at baka malit ka pa sa iyong eskwelahan. Nakangiting sagot ni Aling Maria. Lumipas ang ilang minuto ay umalis na ang dalaga patungo sa kanyang paaralan. Pero nagulat na lamang ito nang malaman niya na wala pala silang pasok ngayong araw. Ay nako, makauwi na nga lang sa aming bahay. Salamat naman at makakapagpahinga ko. Natatawang sabi ni Elena sa kanyang sarili. Ngunit sa pag-uwi ng babae sa kanilang bahay ay hindi niya naabutan ang kanyang nanay. Nagtataka ito kung saan nagpunta ang kanyang ina at umuwi na lamang ito ng hapon. Anak, nandyan ka na pala. Bakit naman ang bilis mo nakauwi? Di ba alasing ko pa ang labas mo? Gulat na tanong ni Aling Maria. Sa totoo lang po nay, ay kanina pa po akong umaga nakauwi. Wala po pala kaming pasok ngayong araw. Nay, saan po kayo pumunta? Tanong ni Elena. Hindi naman maiisip ni Aling Maria kung ano ang gagawin niyang palusot sa kanyang anak. Wala anak, namasya lang ako dahil naboboring na rin naman ako dito sa ating bahay. Sige na anak, at sabay na tayong kumain ng hapunan. Kinakabang sagot ni Maria. Hindi naman si Elena ang tipo ng babae na naniniwala agad sa sinasabi ng iba. Kitang-kita niya kasi sa pananalita ng kanyang nanay na parabang may itinatago ito sa kanya. Nang dahil doon ay mas lalo pa siyang naguluhan at hindi niya malaman kung sino ba ang kakampihan niya sa kanyang nanay at tatay. Matapang nga si tatay at para siyang walang pakialam sa amin. Pero hindi kaya dahil may sikretong itinatago si nanay? Naguguluhan na talaga ako kung sino sa kanilang dalawa ang aking paniniwalaan. Napapailing na sabi ni Elena sa kanyang sarili. Simula noon ay palaging napapansin ng dalaga na palaging umaalis ang kanyang nanay sa tuwing nasa trabaho ang kanyang tatay. Nagtataka na talaga siya sa mga nangyayari sa kanyang pamilya. Isang araw ay nagulat na lamang ang babae sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nakita daw nito ang kanyang nanay na may kasamang ibang lalaki. Elena, pasensya ka na pero matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang bagay na to. Nakita ko si Tita Maria na palaging nakikipagkita sa ibang lalaki. Alam mo, sa totoo lang ay natatakot talaga akong sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na to, na kayo kong sabi ni Alicia. Nako Alicia, alam ko namang hindi yan magagawa ng aking nanay. Kilala ko siya at hindi niya naman siguro magagawa na lokohin ng aking ama. Natatawang sagot ni Elena. Hindi man naniwala ang babae sa sinabi ng kanyang kaibigan, pero gusto pa rin niyang makasigurado na tama nga siya sa kanyang iniisip. Gusto nitong mapatunayan mismo mula sa kanyang sarili na mali ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Isang araw ay napagdesisyon na ni Elena na hindi pumasok sa eskwelahan dahil gusto nitong sundan ang kanyang nanay. Gusto nitong malaman kung saan ba talaga pumupunta ang kanyang nanay sa tuwing nasa trabaho ang kanyang tatay.
Pumasok si Aling Maria sa isang simpleng karinderya, kaya agad nagtaka si Elena dahil hindi nito maiisip kung ano ang gagawin doon ng kanyang ina. Pero maya-maya lamang ay umupo ang isang lalaki sa harapan ng kanyang nanay at napansin niya na nag-uusap ang dalawa. Kitang-kita ni Elena kung paano hinalikan ng lalaki ang kamay ng kanyang nanay, kaya hindi na siya nakatiis na puntahan ng dalawa. Nay, ang akala ko ay si tatay ang masama. Pero anong ibig sabihin nito? Totoo pala ang sinasabi ng aking kaibigan na nakikipagkita ka daw sa ibang lalaki. Umiiyak na sabi ni Elena. Gulat naman si Maria dahil nasundan pala siya ng kanyang anak. Anak, Elena, hindi mo ako maiintindihan. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Nakayokong sagot ni Maria. Nang dahil doon ay sinimulang magpaliwanag ng babae tungkol sa isang sikreto na matagal na niyang itinatago. Anak, dati akong katulong sa pamilya ng tatay mo at siya nga pala si Andres. Dati naman siyang driver sa pamilya ni Robert. Siya ang aking kasintahan at ikaw ay ang aming anak. Dati pa lang ay may gusto na sa akin si Robert, kaya hindi niya matanggap na si Andres ang napili ko. At sinasabi niya sa akin na kapag hindi ko siya hiniwalayan, ay tatapusin niya ang buhay ng aking nobyo. Hindi ko talaga mahal si Robert at nagawa ko lang ito dahil ayaw ko mapahama kayong dalawa ni Andres. Mahabang paliwanag ni Aling Maria. Sinabi pa ng babae ang tunay na dahilan kung bakit agad silang nakakaayos ng kanyang kinilalang tatay. Sinasabi daw nito na hindi magugustuhan ni Maria ang gagawin ni Robert kay Elena kung sakaling hindi pa ito manahimik. Agad namang tumulo ang mga luha ng dalaga at simula din sa araw na ito ay naging malinaw ang lahat sa kanya. Nalaman niya ang tunay na kasagutan kung bakit parang walang pakialam sa kanya ang kanyang tatay dahil hindi pala ito ang kanyang tunay na ama. Para bang biglang kinurot ang puso ni Elena nang makita niya ang mukha ni Andres. Kung ganun, ay kayo po pala ang tunay kong ama? Bakit hindi niyo po ipinaglaban ang pagmamahal niyo kay nanay? Bakit po natakot kayo na harapin ang mga problema? Umiiyak na tanong ni Elena. Mayaman si Robert at hindi ko hahayaan na mapahama kayo ng dahil sa kanya. Kaya napili kong manahimik at magpakalayo-layo. Pero ngayon ay nandito na ako para kunin kayong dalawa. Paliwanag ni Andres. Naging malinaw na ang lahat kay Elena at nag-usap-usap silang tatlo. Napagdesisyon na nila na magpakalayo-layo at manirahan sa isang lugar na hindi matatagpuan ni Robert. Isang araw habang nasa trabaho si Robert ay ibinalot nila ang lahat ng kanilang mga kagamitan. Agad silang sumakay ng bus kasama si Andres dahil titira na sila sa malayong probinsya. Nalaman ni Elena na kaya pala palaging lumalabas ng bahay ang kanyang nanay ay dahil matagal na itong pinagpaplanuhan ng dalawa. Nang makauwi si Robert sa kanyang bahay, ay hinahanap nito ang mag-ina. Napaluhod na lamang ito sa sahig matapos itong malaman na iniwan na siya ng babae na kanyang minamahal. Lumipas sa mga oras ay nakapunta na sila sa probinsya. Masaya silang sinalubong ng maraming mga tao at nang dahil doon ay nagkainan sila. Masayang masaya talaga si Elena dahil dito niya lang naranasan ang tunay na saya. Hindi tulad sa kamay ng kinilala niyang tatay na si Robert. Sobrang daming bawal at sobrang higpit sa kanya. Dito rin naramdaman ni Elena ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Anak, gusto ko sanang ibigay ang kwintas na ito. Pinag-ipunan ko talaga yan dahil gusto kong maging masaya ka. Nakangiting sabi ni Andres. Salamat po tay. Ngayong alam ko na ang katotohanan ay handa ko po kayong tanggapin ng buo sa aking puso. Nakangiting sagot ni Elena. Simula noon ay masayang namuhay ang isang pamilya at nakalaya na sila sa pananakot ng matapang na si Robert. Hindi na nila kailangan magtago dahil malayo na sila sa kapahamakan. Sa buhay natin ay maraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero magtiwala ka lang sa Diyos dahil isang araw ay malalaman mo rin ang tunay na kasagutan. Palagi tayong mag-isip ng tama at huwag nating takutin ang ibang tao para lamang matupad natin ang sarili nating kagustuhan. Kung mahal mo talaga ang isang tao, ay hahayaan mo siyang maging masaya. Matuto tayong makontento sa kung anong kaya ng ating pamilya
at maging masaya tayo kahit sa maliit na biyaya. Ikaw, anong nagustuhan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.